let's try to do a quick heart-to-heart. Minsan napapatanong ako, para saan ko ba ito ginagawa? Para kanino? Para ano? Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming simple life. Nood na comment down below, we share and like this video. Which one do you like? Turo mo. The Sakura donut, you wanna try this one? Yes. Conversations in my head got me conflicted with what you said. I tend to second guess myself like too much. 'Cause I think that I've been falling ever since that day out in the park. And I don't know if this is love, but maybe this could. Today na dito kami sa may BDO kasi kailangan namin mag-withdraw na medyo malaki-laking halaga at ayokong hawakan niya ng cash. Kailangan naka-manager's check tayo as instructed by Pag-ibig kasi doon ko talaga dadalhin yung pera sa may MP2 savings account namin mag-asawa para kahit papano habang natutulog yung pera eh kumikita. May vlog pala ako tungkol sa Pag-ibig MP2. Ilalagay ko na lang sa I button. Tapos, today is Sunday! So tara, sumahan niyo kami sa church. Hi everyone! Hi everyone! Welcome to Tawabi! Galing kami ng church. Tingnan niyo naman gano'ng kapawis to. No, what's going Tawabi? Oh yeah! I'm just telling them a story na galing ka sa Sunday school. At Sunday school, ay kuya, David na Sion, that's David kuya, and David na Sion. Ang daming kwento. Ang daming kwento! Sino nagbantay sa'yo?
Si? Si Daddy! Kasi teacher ako sa Sunday school, sa kabila dun sa mga matatanda. So, si Liam, parang anong tinuro sa inyo doon? Tinuruan kayo mag-exercise? I want to turn white. So, i-flashback natin ano yung mga pinagagawa nito kanina. May mga nagtatanong pala sa akin na mommies kung saan school daw ito. Actually, hindi po ito school. Yan lang yung tawag namin, Sunday school. Pero simbahan po ito. So, dito naglalaro si Liam kasama yung iba niyang mga kaedadan. May teacher sila. Itong navi-video ko, ito yung time na medyo tapos na yung klase nila kaya nagaharuta na yung mga bata. So, kahit pa paano, masaya pa rin kasi may socialization. Sa araw na ito, kailangan ko maghanap ng masarap na tinapay. Hindi ko alam, I've been on the hunt for the best sourdough bread. Ang pinaka nagustuhan ko talaga yung sa may Antonio's. Kaso napakalayo ng Tagahitay para dayuhin. So dito na lang ako dumaan sa may SM kasi nakita ko medyo mura yung tinapay nila dito sa may Park Avenue. Park Avenue nga ba ito? Oo, ayun. Kaya bumili na rin ako. Tasakto, may mga cakes dito. Ako, gusto kang bumili. Pero hindi yan ang pinunta ko dito sa'yo. Naka 50 off nga yung mga cakes nila. Another day, another vlog. Meron tayong regalo galing kay Megan Beauty. And of course, this is way too much for me. Kasi isa lang naman ako. Kaya I'll be doing a giveaway very, very soon. So sa loob ng paper bag, may mga pabango. Meron tayong itong perfume body mist. Tapos meron ding DIY beauty kit. And meron travel refillable kit. Kailangan ko yan. Hair velcros. Pag nagsiskincare or makeup. At saka may cotton pads. Tapos nakakatawa, meron din silang pregnancy test. O, diba? How random is that? Meron din Megan detoxifying foot mask and exfoliating foot mask, some nose pore strips. Sobrang eye fan na fan ako nito kasi nalaki ng malakas ko. Meron din silang peel off mask and of course meron silang parang mas travel size na peel off mask. At saka eto ako pinaka super duper excited to try yung Megan Beauty na poreless white sunflower skincare line. Sa segment na ito na ating vlog, let's try to do a quick heart-to-heart nanay sa kananay habang nagsiskincare. So, kunin mo na yung mga skincare products mo. At ako naman, ang gagamitin ko, itong si Megan Beauty Poreless White Sunflower Skincare Products. And let's start by cleansing the face. Try muna natin gamitin itong si Poreless White Sunflower Facial Foam Wash. Meron siyang niacinamide and centella asiatica, some of my favorite skincare ingredients. So, let's see. Iwasan ko yung kilay ko ha, kasi ang hirap i-drawing. Very creamy siya pag pinahid mo siya. Meron din pala sila nitong Megan Poreless White Sunflower Facial Scrub. Tapos, ito kasi hindi ko na pinahid ngayon sa aking face. Maybe some other time I will do it, but today I won't. And this feels really nice and soft and silky kapag pinahid sa balat. Super nice tong facial wash na to kasi habang pinapahid ko siya sa face ko, habang naghihilamos ako, naaamoy ko yung clean, fresh laundry scent na may tiny hint of floral lang. Hindi siya masakit sa ilong. Ako, I personally enjoy skincare products na scented kasi it adds to the experience. Pero may mga iba na gusto nila unscented. But for me, the scent is just perfectly okay. So I guess our face is ready for the next step, which is yung toning. So gagamitin ko naman si Megan Beauty Poreless White Sunflower Essence Toner. Kasi syempre, when we wash our face, nasi-strip off yung natural oil. So kailangan i-hydrate natin back yung ating mga balat. Lalo na kapag kasi edad ko na kayo, in your mid-30s, kasi ayun, alam niyo na, medyo sumusunda na kailangan natin ng hydration and moisturization. And kung ano yung amoy nito ha, consistent, and yun din yung amoy nito. Pero ito, parang ang pakiramdam niya, para ka lang naglalagay ng tubig. Mabahong tubig. Ayan. Kung mapapansin nyo, pag naglalagay ako ng essence toner, hindi na ako gumagamit ng cotton pad. Kamay ko lang. Kasi syempre, sayang. Sayang yung na-absorb ng cotton pad. Mas makakatipid kayo. At saka mas mapoprolong nyo yung life nung inyong mga skincare products kapag if you skip the cotton pad. Just make sure na during the cleansing part pa lang, malinis na yung face nyo. I don't know if you can tell, pero mas naging plump looking yung aking balat. At saka, meron siyang certain tackiness na alam mong na-hydrate yung skin.
So, dagdagan pa natin isa pang layer ng essence toner. So, ayun na nga, bakit ba tayo nagsama-sama ngayon dito para mag-heart to heart? So, gusto ko lang i-share sa inyo na I've reached a point in my life na parang ayoko nang maging girl boss or should I say mom boss, parang ganun. Ayoko na, napapagod na si Mommy Chris. Parang before, ang importante sa akin, yung marami akong trabaho, kasi ibig sabihin ng maraming trabaho, maraming chance na kumita ng pera. Pag maraming chance kumita ng pera, mas madaling magpayaman. Medyo obsessed ako dun sa idea na gusto ko talagang yumaman. Kasi sa isip ko, if marami akong pera, marami akong resources, mas magiging masaya yung aking pamilya. So, kayo rin ba nakaka-relate? Alam ko maraming mga working moms dyan na kagaya ko, at tayo ngayon ay maglalagay. Makasig! Lang, no? So, ngayon lalagay ko na muna itong si Megan Beauty na Poreless White Sunflower Soothing Gel. Just a very generous layer. At ang maganda dito, meron na siyang spatula! Kasi hindi talaga ako fan na dinudut-dut mo ng daliri mo yung mga nasa jar na skincare. Kasi although formulated naman to last according dun sa kanyang ano, shelf life, pero kahit papano, mas gusto natin ma-extend tsaka maiwasan na ma-contaminate ang mga bakteriyang nasa ilalim na ating mga kuko. So, siguro, damihan natin, mga ganyan. So, balik tayo doon sa ating chikahan. Grabe, lamig dito ah. Oo. Si Mami Chris nyo, kaya obsessed na obsessed ako sa pagtatrabaho. Minsan, multiple jobs nga. Parang hindi ako satisfied na isa lang yung trabaho ko. Isa lang yung source of income. Minsan, napapatanong ako, para saan ko ba ito ginagawa? Para kanino? Para ano? Ganun. Dahil dyan, kinausap ko yung sarili ko. Sabi ko, siguro maganda na lagyan natin ang goal. Halimbawa, kapag nakaipon ka na ng 5 million, maybe you can start slowing down na. Eh, nung na-reach ko yung 5 million. But parang hindi naman ako nagsaslow down? But parang hindi na uubos yung deadline ko? Makatapos ako ng isa, madadagdagan ng dalawa, madadagdagan ng tatlo. Although, eto ha, don't get me wrong. I'm super grateful sa trabaho na meron ako. I'm super grateful sa opportunities na dumarating sa akin. Pero sometimes, I just get so overwhelmed na minsan, luta. Minsan lutak si Mami Chris na parang ano ba ito? Ba't ko ba ito ginagawa sa sarili ko? Pause lang muna tayo. If you're following the steps na ginagawa ko ngayon and you have extremely oily skin or even just a slight oiliness sa iyong balat, pwede ka nang tumigil dun sa may soothing gel and just top it off with an SPF kung ikaw ay lalabas if it's daytime. Pero kung matutulog ka na, okay na, na-stop ka na dun. Pero kung kagaya ko na sobrang minsan sobrang dry banda dito, oo, o kaya yung nagbo-borderline ng parang combination ng oily at saka dry skin, ganon. Ayan, maganda siguro na gumamit nitong Megan Poreless White Sunflower Face and Body Oil Serum. So, ito po, mayroon siyang parang dry oil formula. So, I only need one pump. Kasi kapag dinamihan pa natin, magbumuka na akong piritong isda. Oo. O kaya mas maganda piritong baboy. So, dito lalagyan ko lang around my mouth area kasi dyan ako talaga nagkakaroon ng matinding pag-scaling, parang ganun, or matinding pagbabakbak ng aking balat. And a little bit sa may kilay area. Or you can also warm up your hands na ganito. Tapos, dampian nyo lang yung inyong face para lang mabawasan yung pagiging shiny. Tapos pwede tayong gumamit ng sunscreen if we're going out or pwede rin naman na just leave this on and pwede ka nang matulog if it's nighttime. Ito palang sunscreen lotion ni Megan Poreless White Sunflower ay for the face and the body na. So ito meron siyang SPF 15 and physical sunscreen ito. So if you guys are interested dito sa mga Megan Poreless White Sunflower skincare products, ilalagay ko pala sa description box yung details nila so you can order now. So tuloy natin yung ating chikahan nga kanina. Nung na-hit ko yung quota ko, akala ko talaga I can start slowing down na, medyo mas mapofocus na ako sa pagpapalaki ng anak ko or pag, alam mo yun, yung parang family time, ganun. Pero parang hindi pala talaga nauubos yung dapat gawin kapag working mom ka. Tapos yung roles mo mas na-extend lang na nang extend na. Parang walang katapusan. Parang isa kang hamster na takbo lang ng takbo dun sa gulong na habang nandun siya sa sarili niyang hawla. Wala naman siyang mapuntahan. Pero pagod na pagod siya. Parang ganun. Habang yung mga taong nakapalibot sa akin, lalong-lalo na yung anak ko, nagsisimula na palang lumaki. He's starting to grow up, pero parang hindi ako makakeep up sa kanya. Minsan naiisip ko, nasulit ko ba talaga yung pagiging baby niya? Or parang nadaanan na lang ba ako ng panahon dahil sa sobrang kabisihan ko bilang working mom?
doon na pumapasok yung mom guilt na tinatawag na may time sabi ko na ituro ko na ba lahat na dapat ko ituro sa kanya to prepare him to socialize kapag nasa school na siya, to prepare him to fight a bully kapag may nabubully sa kanya sa school. May napanood nga akong video sa Facebook at saka sa YouTube from Dr. Gabor. Ilalagay ko yung kanyang video doon sa description box sa baba. Sabi niya, the first 3 years are crucial when it comes to the child's life at saka sa parenting mo sa kanya. If malagpasan mo ng maayos yung 3 years, well, you can relax for a bit kasi medyo kaya-kaya niya na yung mga susunod pang taon. Pero kapag na-screw up mo, halimbawa, yung first 3 years ng buhay ng anak mo, medyo mahihirapan ka sa pagpapalaki sa kanya later on. Dagdag ko pa na nahihirapan ako to be present kapag nandyan yung anak ko. Kasi minsan, dahil nga, halos parang muscle memory sa akin yung pagtatrabaho na halos yun yung first thing na naiisip ko pagising ko sa umaga. Minsan pagkasama ko yung anak ko habang naglalaro kami, pag tumunog yung telepono ko, hindi ko mapigilan na mag-scroll, hindi ko mapigilan na sumagot ng email, na minsan naiisip ko tuloy, ano kaya ang nare-realize ni Liam kapag nakikita niya or pag na-observe niya na gano'n ako mag-react? Naiisip ba niya na mas mahalaga yung work kaysa sa kanya? Although gusto ko maintindihan niya na ang rason kung ba't ako nagtatrabaho ay para sa kanya, pero minsan hindi ko rin mapigilan isipin na baka ang maituro ko sa anak ko is secondary siya, mas priority yung trabaho. Sabi nga ng nanay ko, work will always be there. Hindi na uubos ang trabaho, laging meron at meron na papalitan, na dadagdagan. Yung mga anak natin, hindi sila palaging maliit or hindi sila palaging yung baby version nila. Kasi nga, syempre, they're growing up. At the end of the day, tayo pa rin naman pipili eh. Tayo mga magulang pa rin ang masusunod. We have the power to choose to let go of certain opportunities. Kung ang kapalit naman nito ay yung mas makasama natin at mas mapalaki natin na maayos yung mga anak natin. Children become spoiled when we substitute presents for our presence. So ngayon, gusto ko naman marinig ano yung thoughts ninyo tungkol sa topic natin for today. I-share nyo po yun doon sa comment section. At kung interesado kayo sa mga nakita ninyo dito sa aking vlog ng mga products, ilalagay ko po yun doon sa description box sa baba. Thank you so much guys for watching, and I'll see you again next time. Bye!